Nabusog ba kayo? Kung gusto niyo pang kumain, sabihin niyo lang sa akin, ha? Huwag kayong mahihiya. Ariin yung parang inyo ang bahay namin. Salamat po. Pero busog na po talaga kami. Ang sarap ng hapunan. Di ba, princess? Oo. Sarap-sarap po. Thank you po, Tita Rose. Good. O sige, aayusin ko lang to. Tapos pupunta na tayo sa kwarto niyo para makapagpahinga na kayo. Okay? Papa. Talagang nabusog kayo, ha? Opo. Ang bait-bait sa atin ni Tita Rose, no? Piruin mo, pinagamot niya ako, pinakain, binihisan, tapos ngayon, bibigyan niya tayo ng kwarto. Para siya yung fairy grandmother ba yun? Yung mga nasa libro? Fairy godmother, Charmy. Lahat ng hihilingin mo, ibibigay niya. Yun nga, fairy godmother. Swerte natin, no? Kung di dahil sa kanya, nasa kalye pa rin tayo. Nasa bangketa. Mukhang kawawa. Buti na lang nakita niya tayo. Oo, pero bakit ang bait-bait niya kagad sa atin? Eh, ngayon lang naman niya tayo nakilala. Bakit kaya? Kala ko ba busog ka na, Charming? Panghimagas ng to. Nasaan ang record ng anak ko? Kailangan kong makita yung record ng anak ko, Cyril! Nasaan ang record ng anak ko? Hindi ko alam kung nasaan. Basta alam ko, binayaran ako ng doktor para ipagpalit yung anak kong patay na pa sa anak mo. Walang yamo! Walang iyak ka! Mukha kang pera! Hindi mo na inisip ang sarili mo, anak! Praktikal lamang ako. Patay na anak ko, kailangan namin ng pera. Kailangan namin mabuhay. Anong klaseng ina ka? Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo sa bangkay na sarili mong anak? Ha? Alam ko naman eh. Alam ko naman masama yung ginawa sa anak ko. Kaya nga lang akong pumupunta sa puntod niya para humingi ng tawad. Alam mo ba yun? Masakit yun! Oh, eto na yung mga una ninyo, oh. Oh, ito pa isa. Tig-isa kayo. Gusto niyo ba, bago kayo matulog, kuwentuhan ko muna kayo ng isang magandang fairy tale? Sige po. Po, gusto ko po yun. Ngayon lang po ako makakaranas nun. Ganun ba? O sige, makinig kayong mabuti, ha? Merong magkapatid na nawala sa gubat, sina Hansel at Gretel. Gusto na sana nilang bumalik sa kanilang bahay. Kaya lang, nailigaw sila ng kanilang masungit na ina-inahan. Alam ko na po yan, eh. Gusto ko na po umuwi sa amin. Gusto ko na pong makita ang mami ko. Ako rin po. Gusto ko na rin po makita ang tunay kong nanay. Huwag kayong mag-alala. Makikita niyo rin sila. Lalo ka na, princess. Bukas din, makikita na natin ang bahay mo. Oh, sige na. Matulog na kayo. Ay, meron pa ako isang kwento. Sino po? Si Little Red Riding Hood. Oh, hindi niyo alam yon. Gusto niyo ba ikwento ko sa inyo yon? Apa. Ito naman itong pantalon naman na ito. Oh. Ate Sophia? Si Charming po. Hindi ko alam. Eh, oo nga. Lumabas po ba siya? By malay. Asan ba si Charming? Gabi na. Hindi ko ba nagpaalam? Ate Sophia, asan ba si Charming? Hindi ko alam, Inoy. Ang sabi lang niya, hanapin daw niya si Aleli. By pagbalik namin, wala pa rin.
Sige, baka nawala na yun o kaya naligaw. Sana. Ikakagaling ko lang lahat, Aleli. Wala si Charming dun. Tsaka hindi niya alam yung address dun. Eh, di naligaw nga. Lakas-lakas ng loob umalis ng bahay. Lakas-lakas ng loob maglayas. Di naman pala alam saan pupunta. Bahala kayo maghanap ng ngayon. Tita Rose, bakit po? Wala, Princess. Nagkagandahan lang ako sa'yo. At saka masayang-masaya lang ako kasi nandito ko ngayon sa bahay ko. Bakit, Princess, Tita Rose? Ah, wala. Wala. Naku, pati tuloy si Charming nagising na eh. Pwede ba ako dito matulog? Pwede bang tabi-tabi tayo? Opo, sige po. Sa gitna po kayo. Alam mo bang pwede na yan ang huling kain mo ng almusal? Kating-kating na si Manda na patayin ka. Seryoso ako. Papatayin ka na ni Mando. Pero mas marami pang almusal, tanghalian, at hapunan na makakain mo kung papayag ka sa ipagagawa namin sa'yo. Ano naman ang ipagagawa niyo sa akin? Sabihin mo lang sa amin kung ano ang alas na hawak mo laban sa amo ni Mando. Yon ang pampahaba ng buhay mo. Pero kapag sinabi ko sa inyo, eh siguradong papatayin niyo rin ako. Hindi. Sisiguraduhin kong hindi ka papatayin. Basta, pumayag ka lang sa gusto namin. Ano? Payag ka na ba? Papayag lang akong blackmailin si Doña Amparo kung hati-hati tayong tatlo. Good morning, girls! Kain na! Oh, Charming, sila, kuha na! Oh, Princess, ikaw! Princess, kain na! Di ka pa nagugutom? Kain na! Tita Rose, di ba po sabi niyo kagabi, uuwi niyo po kami? Pwede na po ba tayong umalis? Oo. Ihahatid ko kayo. Pero, pagkatapos mo nang kumain. Kaya, kain na. Sige na, sabihin mo si Charming. Utin mo siya naman kumakain.
Alam ko naman nagugutom ka na, di ba? Kain na, Princess. Ay, Inoy. Ano, nahanap mo na ba si Charmaine? Hindi pa rin si Schmitte eh. Nakarating na nga ako doon sa kabilang barangay, pero wala si Charmaine doon. Asan na kayong pamangkin ko? Ako, nagtanong ka na ba sa mga tanod? Namungan na puyat ka tuloy. Hindi ko sinabi sa akin, sana samahan kita. Ano man lahat ang kailangan mo, gagawin ko, bibigay ko sa'yo. Kahit magdama nga pa tayo, baby. He! Hmm. Ikaw alam mo, nag-aalan na ngayon tao, nakakukuha mo pa magbiro. Inoy, anong plano mo? Ipablatter mo na kaya sa mga pulis? Yun na nga yung bahala ko si Schmitte eh. Kaya lang, sabi natin Sofia, si Ate Alele daw yung nahanap ni Charmaine. Gusto niya raw itong makausap. Oh, ayun! Baka doon na tumuli si Charmaine. Imposible si Schmitte. Kakagaling ko na doon kagabi. Wala si Charmaine doon. Inoy, alam mo yan si Charmaine, pag may sinabi yan, tinototoo niyan. Kaya kung sinabi niya kay Alele siya pupunta, pupuntahan niya talaga yun. Baka naman nagkasilisilang kayo. Oo. Oo nga si Schmitte, ano? Sige, sige, babalik ako doon. Sana nandun si Charmaine. Muna na ako. Ingat, ha? Yung trabaho mo, huwag ka nang gaganon. O, ayan. Napapayag ko na rin ang loka-loka. Magsasalita na raw siya. Buti naman, napapayag. Anong sabi? Ayun. Una nakipagtawaran muna sa akin. Sabi niya, basta hati-hati daw tayo sa pera. Okay ba sa'yo? Sige, sige. Payag ako. Talaga. Ikaw talaga. Teka, teka, teka. Ano nga pala yung sekretong tinatago laban kay Amparo? Ay, tanong mo ba? Ayaw nga sabihin eh. Matigas talaga. Ang gusto niyong mangyari, tawagan niya sa telepono si Amparo at doon niya ito i-blackmail. Kaya bilisan mo na ang pag-inom mo niyang kape na yan at baka kabahan ka pa. Dalian mo na. Bilis! Amparo, kumusta ka na? Loretta? Ako nga. At buhay na buhay pa ako. Makinig ka, Amparo. Pataas ng pataas ang presyo ng sikreto mo. Kung dati, inaabot-abutan mo lang ako ng barya, pwes ngayon, milyon na. 5 milyon ang halaga ng pananahimik ko. Mando, anong nangyari? Bakit buhay pa si Loretta? Bakit hindi mo mapatay ang babaeng yon? Ano daw? Bakit di pa raw kita pinapatay? Talagang hindi ako papatayin ni Mando. Dahil magkakampi na kami ngayon. Dalawa na kaming nakakaalam ng sikreto mo, Amparo. Mga hayop! Laki po. Maganda ba? Opo. Tita, sino po siya? Ah, siya ba? Siya si Andrea, ang anak ko. Eh, nasan po siya? Di po ba siya nakatira dito? Nasa Amerika siya eh. May sakit.
Matagal ko na nga siyang di nakikita eh. Miss na miss ko na siya. Doña Amparo, maaari ho ba ako lumabas sandali? Hanapin ko lang po si Princess. Huwag na. Huwag mo na siyang hanapin. Dito ka na lang. Maghintay na lang tayo ng report ng pulis. Pero bakit po? Eh, mas mapapadali po yung paghahanap kung magtutulong-tulong tayo. Ako! Alam kong hinihintay lang ako ni Princess para mahanap siya at makabalik dito. Pag sinabi kong hindi, hindi! Walang maghahanap kay Princess. Pero bakit po? Huwag kang mapilit! Ang gawin mo, sabihin mo kay Pamela, tawagan si Sister Melinda at papuntahin dito ngayon din. Bilis! Alam mo, Princess, kaya siguro tayo inaalagaan ni Tita Rose kasi turing niya sa atin parang anak. Bakit? Wala ba siyang anak? Meron. Ayan, oh. Wala pala siya dito, kaya namimiss siya palagi ni Tita Rose. Tayo'y magiging anak niya ngayon. Ay, hindi ako payag. Kasi may mami naman ako, eh. Ah, basta ako. Hanggat hindi ko pa nakikita ang tunay kong nanay, siya munang magiging nanay ko. Kasi sabik na akong maramdaman ang pag-aalaga at pagmamahal ng isang ina. Pansamantala lamang nawala ang malas sa buhay mo, Amparo. Nawala? Nawala pala eh. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng problema? Dahil nga pansamantala lamang nawala, babalik at babalik ang malas mo. Hanggat nandoon siya, hindi ka lulubayan ng trahedya. Sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa buhay mo, oh, my Lord. Sister, ano bang dapat kong gawin? Kailangan tuluyang mawala ang malas. Ang sanggol. Get rid of this! Ano ang ibig niyo sabihin? Ipamigay mo o patayin mo! Iwan mo sa kanal o eh, kahit saan, sa CR, total naman. Marami tayong mababasa ng ganyan sa tsaryo, di ba? Oh, okay. Baka ang sanggol na yun ang malas sa buhay ko. Pero hindi. Pinapatay ko na yun kay Aleli. Pinatay kaya niya o pinamigay lang. Sana hindi na lang ako nagpaalam kay Doña Amparo. Para sana ngayon, nandun ako sa labas, hinahanap yung pamangking ko. Isang gabi na siya na sakali. Paano na kaya yun? Kawawa naman siya. Baka hindi pa ako makain yun. Tsaka saan siya natutulog, di ba? How I wish alam ni Doña Amparo yung mga concerns mo kay Princess. Saan ka naman kasi nakakita ng lolang? Bigla na lang hindi nag-alala sa apo niya. Oo nga. Eh, di ba mahal na mahal niya yun? Tapos ngayon, pababayaan na lang niya. Ako nga eh. Ngayon ko lang nakasama yung bata, pero sobrang nag-aalala ko. Siya pa kaya? Siya na nagpalaki? Paano na lang kung malaman ni Ate Mabel to kung sakaling dumating pa siya?